sa mga kamani magnet, naririto na naman tayo para sa isang pampaswerteng hatid. At ang gagamitin natin ay 3 piraso lamang ng aloe vera. Kung meron kayong tanim, ay pwede nyo yung gamitin. Pwede ka rin kumamit ng Himalayan salt. Pero kung wala ka nito, pwede mong gamitin ang lahat ng available na asin sa bahay mo. Kahit anong klaseng asin ay pwede naman. Meron ka bang pinagdadaanan? Ikaw ba ay namumblema sa araw na to? Marami ka bang iniisip? Maaari mong ibahagi sa akin ang mga problema at mga isipin na daladala mo para kahit papano mapigyan kita ng payo at maisama natin sa dasalin para gumaang ang pakiramdam nyo at maaari naman akong makatulong sa inyo. At isa pa, bukod sa pagsasabi sa akin ng mga dalahin nyo at mga pinoproblema mo, ay pwede rin kitang matulungan sa paggawa ng isang pampaswerte ng ritual kung saan pwede ka nitong tulungang mapagaang ang mga bigat na daladala mo. Pwede tayong gumamit ng asin kung saan ang asin ay sisipsipin ang lahat ng problemang meron ka sa tahanan mo. At gagamitan naman natin ang 3 piraso ng aloe vera dahil ang aloe vera naman ay merong dagta kung saan sinasabing ang pera o pang-akit sa kaswertihan ay didikit sa iyo. Ang pagsasama ng dalawa na yan ay napakaswerteng talaga. Kaya nga marami na rin ang gumawa ng pampaswerteng ito at sila naman ay sinuwerte. Nabawasan din ang kanilang mga problema. Kaya kung susubukan mo to, paniguradong makakatulong din ito kung marami kang pinagdadaan ng mga problema at kung marami kang iniisip dahil yan ay isang bagay na hindi natin maiiwasan. Pero pwede nating tulungan ang sarili natin para mabawasan. Ang gagawin lang naman natin ay kukuha tayo ng 3 piraso ng aloe vera. Iukit mo lang dyan ang pangalan mo. Bakit? Dahil ikaw ang isang tao na nangangailangan ng tulong. Ikaw ay isang tao na gustong makaakit ng swerte. Ikaw ay isang tao na gustong matanggal ang negatibong enerhiya. Kaya naman yung 3 piraso na yan ay isasama lamang natin sa asin. Kapag isinama mo ang 3 piraso sa asin, ay ganito ang magiging itsura. Pagkatapos ito, ay pwede na natin itong ilagay sa isang maswerteng lugar. Pwede mo itong ilagay sa gilid ng iyong higaan. Dahil sa gilid ng higaan natin, madalas naiipon ang mga negatibong enerhiya. Mararamdaman mo na lamang na bigla na lang, yung asin ay natutunaw. Kapag ang loob ng tahanan mo ay napakaraming negatibong enerhiya, mabilis matutunaw ang asin. Ibig sabihin, sobrang daming negative energy. At kapag natunaw yan, ay alisin mo agad o tanggalin mo na agad. Pwede natin itong gawin ngayong Tuesday, November 30. Kung hindi mo magagawa ngayon, kahit anong araw ng Tuesday ay pwede mong gawin. Maswerte kasing gumawa kapag Tuesday. Marami tayong mga benepisyo na makukuha sa pagsasama ng asin at aloe vera. Alam naman natin na ang aloe vera ay napakaraming nagagawa sa atin. Pero ang hindi natin alam, napakaswerte din ito. At kapag isinama pa natin ito sa asin, ay dodoble ang swerte na ibibigay nito sa atin. Pwede mo itong gawin ng Tuesday o Friday, pero dahil ngayon, November 30, Tuesday, pwede mo na itong gawin. Pwede mo itong dasalan at ibulong dito ang lahat ng mga bagay na hinihiling at ninanais mong mangyari sa buhay mo, matupad at maisakatuparan. Kapag kasi meron kang kahilingan at ibinubulong mo ito, sinasambit mo ito, yan ay tinatawag nating affirmation. Mas maraming beses mong binubulong at sinasambit ang iyong kahilingan ay matutupad ang lahat ng ito. Siyempre, habang ibinubulong mo ang mga kahilingan mo na yan, ay isipin mo sa isipan mo na ito ay nagaganap o nangyayari na. Kapag kasi ang mga kahilingan ay mabilisang nagaganap sa buhay mo, yun ay dahil madalas mo itong iniisip at madalas mong sinasabuhay ang mga ito at ina-attract sa buhay mo. Kapag palagi mong iniisip ang mga bagay na mangyayari sa buhay mo, yun ay magaganap at mangyayari. Wala tayong kontrol sa anumang bagay na dadating sa buhay natin. Pero kaya mong kontrahin ang lahat ng kamalasang pwedeng maidulot nito. Kapag kasi ikaw ay pumuwesto sa isang lugar kung saan mas pinili mong
mag-isip ng mga positibong bagay kaysa sa mga negatibong bagay, mas magiging magaang ang pakiramdam mo. Minsan kasi, mas pinahihirapan lamang natin ang ating sarili kapag mas madalas nating pinuproblema ang mga problema na. Mas nahihirapan tayo, mas namumblema tayo, mas napapaisip tayo, at ang pinakamasaklap, maaari pa itong magdulot ng pagkakasakit, anxiety o depression. Minsan kapag ang mga problema mo ay ibinagay mo sa taas at nanalangin ka lamang at sinabi mo na ang lahat ng ito ay mapagtatagumpayan mo, para mo na rin hiniling sa langit na matapos na ang problema mo at magkaroon ka ng isang masayang buhay at paniguradong ibibigayan sa'yo. Basta manalig ka lang, kung marami ka mang pinagdadaanan sa ngayon, alam kong yan ay lilipas din. Hindi yan panghabang buhay. Basta't ang gawin mo palagi, i-attract mo yung mga bagay na positibo. I-attract mo ang positibong bagay sa buhay mo at sabihin mong I claim. Kiniklaim ko na sa buhay ko na ang lahat ay mababago. Kung ngayon ay dumadanas ako ng paghihirap, kung ngayon ay namumblema ako, kung ngayon sunod-sunod ang paghihirap sa buhay ko, alam kong matatapos ang lahat ng ito. Magkakaroon ako ng katiwasayan, magkakaroon ako ng matagumpay na buhay. Kung ano man ang aking pinagdadaanan, ay makakayanan ko at mapagtatagumpayan. Ganyan palagi ang iyong dasalin, ganyan palagi ang iyong hilingin, yung nasa positibong aspeto. Kasi kapag isinaksak nyo sa isipan mo na kawawa ka, napakarami mong problema, na wala ka ng pag-asa, parang yan ang tinatawag mo na mangyari sa buhay mo. Kaya huwag mo yang papasukin sa pagkatao mo. Alisin mo ang bagay na yan. Huwag mong isipin ang mga yan para mas hindi ka nahihirapan. Tulungan mo rin ang iyong sarili. Dahil kapag hindi mo tinulungan ang iyong sarili, bandang huli, ikaw rin yung magsasuffer. Tandaan mo, kamani magnet, ang buhay natin ay hindi natin hawak kung anong pwedeng mangyari. Pero kinakailangan mong ihanda ang iyong sarili na sa bawat pagsubok na yan, kayanin mo, mapagtatagumpayan mo, tatagan mo lamang ang sarili mo at ang kalooban ng Diyos ay ibibigay sa iyo. Manatili ka lang nananalig at paniguradong walang imposible. Ang lahat ng sa tingin mo ay imposible ay magiging posible. At ang lahat ng sinasabi mong mahirap ay magiging magaang. Manalig ka. Isipin mo lamang na ang lahat ng ito ay pagsubok lamang. At ang pagsubok na yan ay matatapos din. At ang lahat ng problemang pinagdadaanan mo ay mapagtatagumpayan mo. We claim it. Na ang lahat ng ito ay matatapos din. At yan nga kaman ni Magnet, ang pampaswerteng ritual natin sa araw na to. Tandaan lamang na kung hindi pa kayo nakasubscribe, ay mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito. Thank you very much!